Good morning! So, may gala ako today. Pupunta ako sa friend ko na si Cheryl. And hindi to alam niya, asawa, huwag kayo maingay. Pero malalaman niya rin naman mamaya kasi tatawag yon ng lunch. Or anytime, tatawag yon. So, malalaman niya pa rin. Hindi lang ako nagpaalam kasi hindi niya ako papayagan. Matagal na ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako lati Cheryl, pero hindi niya ako pinapayagan. The reason is, hindi ko daw alam papunta ron. So, paano ko malalaman kung hindi ko itatry, diba? And masyado lang talaga siyang protective para sa akin. Para ko na kasi siyang tatay, char. Pero totoo yun, meron akong asawa, meron akong best friend, meron akong tatay, meron akong kapatid. Overall na, meron ako sa kanya. And thankful ako sa pagiging protective niya sa akin. Lagi niya nga sinasabi, all the best naman gusto niya para sa akin. Quick ano lang, nag-curl lang ako ng hair ko para mabago lang. Actually kasi hindi ako naligo guys. Hindi na ako naligo dahil maga ako aalis. Ayan, pasi kaning araw. The time here is 7 a.m. already. And hindi ko alam yung biyahe ko kasi first time ko mabiyahe mag-isa na malayo, as in around, pag tinakwata sa car 3 hours, pero na-check ko sa Google is around 2 to 3 hours, ganyan. So first time ko gagawin yun and I hope makarating ako doon by 9 a.m. So, good luck me guys. And suot ko to, favorite ko to guys kasi parang school girl yan and comfy siya. So ito na yung suot kong damit for today. And gagamitin kong pabango is, again, my favorite from Ate Cheryl, the body Fantasies. Yeah, ang dami. Mahaba-haba kasi guys, nabiyahe ako today. Kaya, kailangan ko ng bonggang pabango. Hindi rin ako kasi naligo. Okay. Kailangan natin patayin yung gas. So, dito guys, ganito yung gas namin. Kung sa Pilipinas, Ceraline or M-Gas, kami ganito. Kailangan pag-aalis kami ng bahay, naka-off siya. Make sure na walang apoy. Tabi, safe. And ito yung dadalin ko. Itong eco bag na may laman yung gift ko kay Ate Shai. Tapos, cellphone stand, tripod. Tapos, lagyan ng cellphone. And then, charger sa loob in case na malobat. And then, handy-dandy bag yung bigay sa akin ni Min. So, yan. Let's go! Oo-titi! So, ito yung handy-dandy bag. Suot ko yung jacket na binili ni Min. And then, maganda kasi may mga pocket na siya. Oh, my God! Ito yung bag. Nagdala rin ako ng bonnet. Just in case sobrang lamig sa labas. Yan, naka-secure. Nag-cup na ako guys, ang lamig. Ang lamig, ang lamig, ang lamig. 9:23, dumating na yung bus. 24. Punta ako doon ng 25. Kasi malamig pa. It's 9:25 now. Ang lamig guys. Sobrang lamig. Ang lamig. Thank you.
정복. 어, 여긴데? 야, 여기요? 아, 아이고. 미안해요. 저. 왜 안 내리셨어? 감사합니다. 네, 네. Bebe, nandito ako sa side na to. May bus station dun sa unahan. Tapos sa kabila nga, may bus station din doon. Dun ba ako tatawid? Papunta na ako dun sa Tawiran. Yan, tatawid na ako doon. Ito kasi yung kanto ng plaza. Ay, naiwan na ako. Ayoko na tumakbo. Takot ako. Takot ako dami sa sakyan. Naligaw na ako. Wala, first time kasi talaga. Diyos ko po. Nampetsa na. Gala pa more. Naligaw-ligaw na ang Inday. Naligaw sa Korea. Look. Gutom na ako. Watching ligaw-ligaw, ang layo pala ng bahay mo! Eh, paano yun? Kasi basta mas nang mga baba, hanggang pwede ka mababa. Talaga! Dito na lang din talaga alam ni Imelda. Maganda yung kayo nga alam. Nag-bus kami guys. Bus ulit na. Wala pong umaano. Itong tinola doon, niready ko na din. Punta kaming McDonald guys! Actually, pang second time ko na to rito. Nagpunta na kami dito before sa last vlog ko. Kailan ba yun? 2 years ago? Na ba yun? Matagal na. Parang last year lang. Oo. Last year. Silibre niya ako ng bogo. Tara. Ito, burger meals. Yan. Ano ba yung maraming cheese? Pero kula mo. Mayroon tayo. Yan. Ay, maliit siya. O oh, sige, yan na rin sa akin. No. Yes, it may kita meal. Ito with fries and drinks. And then, madam, medium ma'am o large. Walang ismo. Ano po yung side niyo, ma'am? French fries. Mozzarella cheese sticks. French fries. Okay, ma'am. Drinks niyo po, ma'am. Cola, soda. Idiiyan mo, meron mang coffee. Kasi hindi masarap eh, natikman yun. Hindi masarap. Masarap yung kape sa bahay. Okay na lang mag... Okay. Panta na lang. Panta? Ito Coke Zero. May Coke din sa bahay. May okay lang yan. May Coke. Ayan. Okay na. Times 2. Ganun natin sa'yo? Oo. Ano ba ito? Add to order. Americano. Bakit ganun? View my order. Complete order. Tama ba yan? Oo, dalawa. Yan. Dalawa. Okay. Complete todo? Oo. Card ba? Okay. Nakatama. Ayan na.
shopping na kami. First time namin gumamit itong kiosk nila, guys. Nakakain ng tanga. Nakakatuwa. Pero at least ngayon marunong na kami. Mukhang masarap yun, oh. Yung malaki yan? Oo. Oh, mukhang yummy-yummy. Meron ditong ganyan, guys. Ito yung papasok kayo ng mga establishment. Burger. Merong mga pang-check ng QR code. Huwag na tayo mag-straw. Meron yan, pero huwag na. Konting kembot na lang, guys. Makakarating na ako sa bahay nila. Nagluluha ako sa lamig sa labas. Excited na ako sa pag-pag-pag-pag. Mm-hmm. Ang totoo, nagpunta ako dito para lang makikain. Grabe yung bahay nila, guys. At nakalayo. Grabe. Anong oras na ba? 1:15. Grabe, 1:15 na. Hindi pa ako nakakarating sa bahay nila. Kasi bumabakatang. Wrong move. Pero hindi ko alam din talaga. Pero kasi lang, at least nakarating ka, diba? Hamda. Hamda. Teo, guys, yung bahay nila. Ang taas! Oh, ang ganda ng park nila, guys. Hira muna tayo ng isa dito. Bahay ba niya? Kaninong bahay to? Munting kembot na lang. Kasi nahiihina ako. Puputo ko na ba? Wala dun sa ano? Eh, kasi maraming tao sa McDonald. Kaya mahayo ko mag-CR dun. Ay, tako. Ito yung mahirap kapag puti ang hawak mo. Mahirap ang linisin. Finally! I'm home! After 20 years. Andito na ako sa bahay nila. After 100 years. Hindi lang 20 years, 100 years. Ito yung aming foodang today. Tingnan mo yung burger. Parang maliit. Wala, naloko tayo ah. Kaya, ito bagay sa'yo kasi maliit ka lang. Pero ako, bitin ako dito. Dapat sa akin yung mga malalaki. Di ba nga sabi mo diet ka? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Kain! Where's mine? Ito, bala ka. Mmm! Sarap! Mmm! What time na? Grabe! Yan tayo! O, pabalik ka na yun! Alas mag-2 PM na! Kung alas 2 yun sinabi mo. Buti na lang hindi ako nag-book ng ticket talaga ng alas 2. Thank you. Parang dati sa Pinas, maano sila maluwag sa sakit sa feet. Pero dito, yan, isa-isa lang. Kadubay, Diyos ko, isa-isa lang din. Mas gusto ko fries ng Loteria. Ang mas gusto ko parang, ang gusto ko, fries ng Jollibee. Kaso walang Jollibee dito. Dito naman ako, yung Jollibee ko na, yun yung Loteria. Ang liit! Pang baby! Oh, hindi yung nasa picture, di ba? Expectation versus reality. Mukbang. Mukbang tayo ng ano? Burger. Kaya gusto na nga, nabudol thank na thank you. Nabudol na nga tayo. Hindi na ganyan. Sabi sa'yo, bumili pa tayo ng ano. Masarap baga? Dati nakikita ko lang sa vlog mo eh. Itong area na to. Ngayon nandito na ako. Ganyan din ako nung ano, 'di ba, nagpunta sa bahay. Ito guys, appetizer ko pala. Okay. Naka 1.5 ako. Uy, talagang binigyan niya ako kalahati, guys. Ganun niya ako kamahal. Hindi siya kami, matinapay ako ngayon. Ayaw niya akong magutom. Gising busy siya dun, guys. Ayun nga kasi,
At tingnan nyo guys, oh. Vlogger. Yung vlogger life. Ladalawa yung cellphone. Ano lang yan, props. Busy dun si madam. Madam, madam, ano po yung hinahandaan niya dyan? Mandurukot. Mandurugas. Habang ako po ay busy rin dito sa appetizer ko. Paubos na yung aking appetizer. Nakaready na yung ano ko, main course. Andun na. Tinola daw niya. Anyong Olap! Kamusta ka naman dyan? Malamig ba dyan, Olap? Tapos tingnan niyo yung Christmas tree nila. Ang cute-cute. Yan, kung mapapanood niyo guys yung vlog niya yan. Kinabit nilang mag-asawa yan. Ang kulit kaya nila habang nagkakabit sila niyan. Diba, Olap? Olap! Nandito na ang tinola niya. Wow, excited ako. Once yun siya, tapos may manto rin siyang nakahanda. And then, ito, ano to? Toyo? Oh, sa mandibe. Sa usawa so, ng manto. Yan! Sarap naman ang pudang dito. Sarap! Wala nga pudang dito. Uy, may dessert pa! Chocolate! Ang siya-siya naman dito. Ito mo yung gulay. Iba talaga siya kapag na-freezer mo? Oo, kaya dapat hindi siya pinipreezer. Pero... Ikaso, pag hindi ko pinipreezer, ito mo... Mabilis. Oo. Mabilis, masira. Tapos matabang pala ito. Ibang lasa. Ang palaya. Papaya pa din. Hindi. Hindi ko nagustuhan ito kaya hindi ko makalain. Ang sarap. Ah, matabang ah. Matabang ba? Matabang? Maano yung asin mo? Ano? Mababa? Oo. Kain tayo guys. Part 2. Ano na to? Main course na. Thank you, be. Ayan, may toyo pala. Doon nakalimutan ko. Hindi ako lang. Siya yung kadate ko ngayon. Di ba? Usually, nakikita nyo kadate ko, asawa ko. Ngayon siya naman. May bago akong kadate. Ang sarap. Magpapadedicas ako guys. Kailangan ko. Kailangan ko ng maraming gatas. Kaya ano. Dami buto nila. Sa soup naman kasi talaga. Yung may buto yung ganda. Sarap ng sabaw. Matabang lang. Pero ano. Iba yung ano ko. Palala sa bagay. Ito paborito niya sa awa. Paa. Sa kanila dito, sabi ko sino daw yung maano, sa kanila daw yung hitang ganyan. Sino yung powerful? Kaya pala si asawa yun ang lagi niya kinakain. Yung paa. Okay na to. Kisses! Oh. Ang cute to. Kamukha nun sa amin. Kupol-kupol. I-ano natin. Chiwariwap. Tumariwap means I love you, baby. Ayan yung pang merienda namin. O, diba? Kompleto. Look at the view down there. Ayun, nakikita sa ano ko. Oh my God. Ang liliit na nila. Kasi guys, nasa 23rd floor kami. Kaya ganyan siya kaliliit. First time kong makarating sa 23rd floor. Oh my God. Pwede ito din i-ano mo. Oh. Diyan yung may ano mo, may Christmas light. Ala, ang ganda. Pangit na nga kasi yung puno, oh. Sa gabi may doon ako yung Christmas light. Oh my God, napakataas ang bahay nyo. Oh, picture kami ni Olap. Annyeong, guys. Yan, ang cute-cute niya. Merry Christmas sa inyong lahat. Namamasko po kami. Eh, pero ano galang niyo sa ano? Ano galang niyo bukas? Wala. A few inches later. Tawag ko lang siya dito.
Alis na ako, guys. Yeah. Kasi, nagagalit si Javi. Sabi niya, magsama na daw kami ni Ate Shiren. O, diba? Ang sweet kang asawa ko. Kaya ano, uwi na ako. Ilang minuto, ilang oras din ako dito. Two tayo dumating dito sa bahay mo eh. Parang isang. Two. Isang oras din ba? Isang oras at kalahati ako dito, guys. Grabe. Sila yun ang biyahe ko, isang oras at kalahati lang ako. Paalam na, Olap! See you again, Olap! Si Olap lagi nakasmile. Tingnan mo. Goodbye, Ula. Ulap. Goodbye, Ulap! Yan, ang bite-bite niya ito, Shai. Pinakain niya ako, bonggang-bongga. Pinakain ng ano? Bugbo! Tsaka tinola, ang sarap. So, wala akong naiwan. Oh, check mo muna. Anino ko lang. Pagdating na asawa mo, hanapin ako. Nasaan siya? Wala na. Kaya, next time na lang. Pagpayag na si asawa. Kasi tumakas lang talaga ako, guys. Tumakas lang ako, kaya yun, kailangan ko lang bumalik. Kung hindi, baka ano na, wala na akong bahay na uuwian. Mask, isa mask. Oh, open the door, please. Go. Elevator. Basement pa, pareha. Ako, layo pa. Sino ba sa terminal? Tama kaya to? Oh, yan, intercity. Tama? Oh, intercity. Ano, mag-ano na ako? Sige. Wait. Ilpina. Dera na. Yay! Ang cute mo talaga eh. Ay! Ano ba to? Ayan, may dito may pangalan, Bewave. Ito. Ano ba to? Wala, ano lang siya. Parang display lang. Display lang siya. May panda! Tara na! Ikaw din! Megapolis, CGB. Yan, pag nakita ko na yan, ibig sabihin nandito na ako. Ay, wala na pala. Wala na pala. Ay, wala na pala akong cellphone dito. Ayan o, bus terminal. Ito din sa cellphone. Kasi, wala ko pala isang cellphone. Oh, ikaw naman ang cellphone. Wala, pag ano, papadala na pala, sana ang cellphone. Ah, kabili ka na niya ng bago. Basta out ka na sa YouTube. Bumamaalam na ako, guys. Kasi, maniligaw na naman kami pero... Wala, saan yung entrance? Ito? Hindi yan. Oh, mamamaalam na ulit ako, guys. Thank you, Ate Shai. Sa muling pagkikita. Ayun, hindi na sila naglalabasan. Sa muling pagkikita kasi, babalik na ulit ako sa asawa ko. Kung tatanggapin pa niya ako. Sa susunod na lang. Lamig. Grabe, lamig sa Baguio. Ayoy. Ayun, tapos hanapin natin yung ano, just sa taas may mga pangalan doon. Ano ako? So, may ticket na ako, pauwi! Yay! So, waiting na lang kami ng 30 minutes. Yan, yung mga bus dito sa Chungju. Si Kuya nahiya sa camera. So, ang dami dito, guys. Yung kanina nababaan ko is maliit na, ano yun? Maliit na terminal. Maliit na terminal yung nababaan ko kanina. Bye-bye! Thank you! Madami! Bye-bye! Sige? Oh, yun na bang wala pala ko, guys. Ito yung niluto niya. Kimchi jjigae.
na ako, guys! And ito lang ang dinner ko. Yan, yung ginawa kong salad. Yogurt, tsaka ubas. At tsaka yung blueberry. At tsaka apple. Kain! Busog pa kasi ako, guys. Dun sa kinain namin ni Ate Shai. Kaya ito lang yung nakainin ko. Thank you, Ate Shai! Alam niyo ba, pag-uwi ko, umiiyak sa asawa. Nagulat ako kasi umiiyak siya. Ayaw naman niya magkwento kung ba't siya umiiyak. Hulaan niyo guys kung bakit. Grapes niya po. Pwede, bebolok. Sinusubuan ko siya guys, ayaw niya. Napagod ako sa biyahe, guys. Sobra. Haba. Haba ng biyahe ko. Naubos yung oras ko sa biyahe. Ang dami naming plano, kaso hindi natupad ang dahil sa naubos yung oras ko sa pagbiyahe. Sarap, refreshing guys. Kung hindi lang ako sobrang pagod na ligo ako. Si asawa is tulog na guys. Kasi the time here now is 8:25. Mag 8:30 na guys. So, usually 8 PM tulog na si asawa. Kaya ano, ako na lang ang gising. Lagi naman ako talaga huling natutulog guys. Siya, naghihilig na ako tulog pa. Ay, siya, naghihilig na ako gising pa. Ganun naman talaga lagi kami dalawa. Ayun, yung chika ko nga guys. Diba sabi ko kanina ang umaga is 9 ako makakarating dun sa friend ko. Pero hindi siya nangyari kasi 9 AM, 9:30 AM, yun pa lang yung alis ng bus ko. So, ganun pala siya. First time ko kasi kaya hindi ko alam yung procedure doon sa terminal. First trip is 6:30 and then second trip is 9:30. So, hindi ko na naabot yung 6:30 kasi umalis nga ako ng 7. So, sa 9:30 ako nakaabot. And then, naligaw ako. Pagdating ko doon, naligaw-ligaw ako. Mali yung nasakyan ko. So, nakababa rin ako sa, hindi naman actually mali. Hindi lang yun talaga yung expected na dapat kong babaan, pero doon ako bumaba. Pero good thing na lang din, meron siyang friend na si Imelda na nakatira doon sa lugar na yon, sa Ochang, doon siya nakatira, nag-guide ako kung paano ko pupunta doon sa friend ko. Thanks God pa din, kasi hindi niya pa rin ako pinabayaan, natuluyan ako maligaw, kasi iniisip ko pa baka makapunta ako sa North Korea. Yung mga ganun, pero sabi nga hindi ka rito maliligaw. Pero okay lang sa akin yun, kasi sa mga pagkakamali, doon talaga ako natututo. And wala naman perfectong tao para lahat hindi ka magkakamali, di ba? So ako talaga, minado ako dyan. Mahilig ako mag-trial and error. Yung bang ano ko, subukan ko para malaman ko. Ganyan yung ugali ko, yung personality ko. Kahit anong sabihin mo na, like si asawa, sinasabi niya sa akin, hindi ka makakarating doon. Hindi mo alam doon. Kaya ayaw niya akong payagan mag-isa. But see, I did it. Kahit na nagkamali ako, kahit na nagkaligaw ako, I did it. Nakarating ako, nakita kami. And sa tulong yun ang guidance din ni Lord. Kasi, syempre, kung hindi niya ako ginagay, hindi ako makakarating doon. Nang safe, diba? So, very thankful ako. Nakapagod, pero happy ako because na-meet ko again si Cheryl. Ang tagal na kasi, last year ata yung huli kaming nagkita. Hindi ko na maalala, pero yung nagpunta sila nandito, guys. Kung hindi niya pa napapanood, lalagay ko sa baba yung video na yon. So, nagpunta sila rito before, and then nagpunta rin kasi kami sa kanila before. So, bali, third time na namin na nakita ni Ate Cheryl. Actually, may mga plano kami guys na gagawin na collaboration. Kaso hindi guys nangyari. Nang dahil nag-short nga ako sa oras. Tapos hindi kasi alam ni asawa. Nasabi ko na yun na hindi alam ni asawa na pupunta ako dun guys. Dahil ayaw niya nga. So, tumakas lang ako. Ang plano ko,
punta ako doon ng maaga. And then, uuwi din ako ng mga 3, ganyan. Para hindi siya magalit. But unfortunately, hindi nangyari kasi dumating ako doon ng, nakita kami ng 12:30 na. So, mag-uwa na kami nagkita. And then, may biyahe pa papunta sa kanila. So, nakarating ako sa bahay talaga nila is 2. From 2, kumain lang kami. Yun, napanood na naman. Mukbang lang kami. And then, chika-chika, ganyan. So, hindi na natuloy yung plano namin. And then, yun, tinawagan ko si asawa and nagalit siya. Hindi naman totally galit. Parang ano lang siya, nagulat. Nagulat siya na, paano ko nakarating doon? Ano daw sinakyan ko? Siyempre, di ba? Ayaw niya pa, parang hindi pa siya makapaniwala na nandun ako. Pero, nakita ko sa aura din niya na nagalit siya. Hindi yung literal na galit. Basta, nakasmile pa rin naman kasi siya. Pero syempre, di ba? Alam mo yun kung ang isang tao ay gusto o ayaw yung ginawa mo. So, nabasa ko na hindi niya gusto yung ginawa ko. So, nag-decide ako na umuwi na lang, di ba? Kasi ayoko naman magpasko na galit siya sa akin. Totally, di ba? Ayoko na. So, umuwi na lang ako. Pero kung hindi siya nung galit, guys, ang plan ko is dun ako matutulog sa kanila. Kung hindi siya galit, kung sasabihin niya na, oh, kaya mo pala, ganyan. Alam mo yun, yung natuwa siya or nagustuhan niya yung ginawa ko, nakaya ko, nakasurvive ako, doon talaga ako matutulog and bukas na ako uuwi. December 25 na ako uuwi. Kaya nga lang, hindi nga nangyari. Iba na talaga, guys, pag may asawa ka na. Kaya kung ikaw ay dalaga, enjoy mo talaga muna yung buhay mo bago ka pumasok sa buhay may asawa. Kasi pag may asawa ka na, may mga dapat ka na i-take considerate. Lalo na yung feelings ng asawa mo o yung partner mo. Hindi pa pwedeng ikaw lang lagi. So ako, aminado ako, pasaway ako. And sinasabi niya lagi, ang tigas ng ulo mo, hindi ka sa akin nakikinig. Pero kahit ganun, may puso din ako. So nararamdaman ko rin na dapat din akong magkaroon ng limitation. Diba? Hindi yung unlimited na hindi ko na i-consider na, oh, galit. So, pakialam ko. Yung ganon, guys. So, hindi naman ako ganon ka-bad, diba? Pasaway lang ako, tsaka matigas ang ulo. At maldita na rin. So, may nasasabi na maldita ako. At may nasasabi rin na maarte ako. The way kasi na nagsasalita ako, maarte daw ako. Lalo na nung high school ako, guys. Pero, nung nag-asawa na ako, medyo nag-bago na ako. Yung mga kaibigan ko, noon ang makapagsabi niya na mula nag-asawa ko is malaki ang nagbago sa akin. Para bagang medyo nag-mature ako. Medyo, kasi humaba na yung pasensya ko. O, hindi na ako masyadong spoiled brat. Basta, malaki pinagbago ko na nag-asawa ko. Nung dumating ako dito, nagulat pa si asawa na, ako ba yung dumating? Ganyan. Ganun yung nangyari, guys. Tapos, nakita ko, umiyak siya, guys. Sabi ko, bakit ka umiyak? Sabi niya, pinaiyak ko daw siya. Sabi ko, bakit? Pero yun, na-hurt naman ako, na-touch ako na umiiyak siya kasi umalis ako nung walang paalam. And dun lang naman ako, sabagay may kalayuan nga naman yun dito, ilang oras din yung biyahe. And naalala ko sa kanya yung nanay ko kasi yung pumunta ako dito sa Korea, guys, umiyak din ang nanay ko. Siyempre, ganun ata talaga yung bang alaga mo siya, diba? Tapos biglang aalis, maiiyak ka talaga. So, nung nakita ko siyang umiiyak kanina, although ayaw niya nga rin napakita, nakita ko lang kasi nga nagulat siya, ginulat ko siya, sinurpresa ko siya nung dumating ako. Yun, naalala ko lang yung nanay ko na kasi yun nga, umiiyak din nga yun nung pumunta ako ng dito sa Korea, sa airport, umiiyak yung nanay ko. Kaya yun, maybe next time makabalik ulit ako doon, kasama ko ng sila asawa, kasi nga ayaw niya talaga mag-isa ako, masyado siyang protective. Although, kaya ko naman talaga, kaso inaalala niya talaga ako. Kagaya nung umuwi nga ako dito, tanong siya, ano sinakyan mo? Concerned siya masyado. Naiintindihan ko naman yung part niya na yun. Kaya, next time, dalawa na talaga kami. Kung kagala man kami, or ako, papunta doon, dalawa na kami kasi malayo. Ang sarap ng tinola ni Ate Shoy kanina, guys. Nakarami din akong kain nun. Sayang lang, hindi ko natikman yung champorado. Yung tinatawag nila ritong patsok daw yun. Sabi ni Ate Shai, hindi ko pa kasi alam yun. First time kong nakarinig nun dito. And titikman ko sana yung kanina. Kaya lang hindi ko na naalala. Kasi nga, ang dami ko nang kinain. Diba guys, yung kung makikita nyo yung nag-burger na ako, tapos nag-rice pa ako, tapos yun, extra rice pa yun kasi lugaw yun na merong beans. Red beans. So, hindi ko na
naalala pang kainin. Pero siguro kung doon na ako natulog, maaalala ko yun by tomorrow, yun yung breakfast ko, guys. Kaya lang hindi nangyari kasi yung oras ko nga is nag-short na ako. But at least, now alam ko na papunta ron. Diba, may idea na ako para next time kung mag-commute man kami ni asawa papunta ron, eh may idea na ako. Mas okay kasi pag-commute kasi merong lane ng mga bus. Doon sila dadaan nang hindi na sila sasabay sa mga regular na sasakyan. So, express lane para sa bus. Para lang ako, guys, nakasakay sa eroplano. Ganun yung feeling kasi ang bilis niya. Tapos, yung bilis niya is doble or triple pa nga sa mga regular na mga sasakyan. Ganun siya kabilis, guys. Kaya, mas okay or mas prefer ko ang commute kaysa magdala ng sariling sasakyan. Dahil yun nga, pag sariling mo sasakyan, dito ka sa mga regular na lane. Or, mag-subway ka or yung KTX nila, may tinatawag, ganyan. Kaya lang, mahal yun. Mura lang kasi yung bus, guys. Yung bus kasi, yung one way nila is 8,101. Nilalagay ko na lang sa screen yung conversion niya sa peso. Kasi depende yan sa palitan kasi. So, lalagay ko na lang yan sa screen. Tapos, yun yung price ng bus nila. And sa mga KTX, iba ata ang presyo niya. Alam ko mahal. Kaya lang, hindi ko pa kasi na-try. So, hindi ko pa ma-share sa inyo kung magkano. Yung mga sinishare ko kasi sa inyo ay based sa mga experience ko lang. So, first time kong magpunta ng bus terminal. First time kong sumakay ng hinatawag nila na intercity bus. Yung malayuan na biyahe. First time yon. Lahat yon kanina. First time yung nangyari. Yung bumiyahe ako ng ganong kalayo. First time din yun, guys. Itong video na to ay ma-upload ko na bukas. Kasi, syempre, may editing process pa to. And then, isasabay ko na rin yung mga winners natin ng 100 peso load giveaway. So, natutuwa ako sa mga nababasa ko, guys. Binabasa ko talaga siya lahat. Kapag hinard ko siya, ibig sabihin nabasa ko na yan. And then, pipiliin ko na lang until tomorrow na 6 PM, Philippine time, kung sino yung mga nanalo. Kakayon ko palit lang ako, guys. Antunit. Ta-da! So, ito na ang aking pantulog na nabili namin before, a year ago, sa E-Mart. So, kasama kasi asawa nang binili namin to. And siya naman natin yung nagsabi na bilhin ko to. So, ito na yung aking pantulog at, ala, maliit na sa akin. Pero okay lang yan. Pantulog lang naman. So, ayun, I will end this vlog now for today. Thank you so much, guys, for watching. And makita kita ulit po tayo sa susunod. Good night, guys. Mwah.